Hi guys, so for today's video, pag-uusapan natin ang skincare routine. So, dahil nga nauso ngayon yung double cleanse dahil sa Korean skincare routine. Yung double cleanse, meaning first mag-oil-based cleanser ka, taka naman is yung water-based cleanser. So, for me personally, may favorite ako na, may brand ako na favorite ko na makeup remover or deep cleansing oil. Ito yan. So, ito yung paborito kong deep cleansing oil, which is the Bioré makeup remover. So, it is made in Japan. Nabili ko to siya sa Watson. It's a deep cleansing oil, ideal for those who like to deep cleanse. So, ito, ginagamit ko siya during night time, pag nagtatanggal ako ng makeup galing sa trabaho. Hindi ako magamit ang cotton pads. Ginaganyan ko na lang sa kanay ko. So, natatanggal. Ako naman kasi hindi ako nag-heavy makeup. Hindi ako nag-mascara or nag-eyeliner. Ang ginagamit ko lang is lipstick and cream. Ang BB cream. So, ito yung ginagamit ko pang tanggal niya. So, maganda yung resulta niya kasi nga, maganda yung resulta niya kasi natatanggal niya yung stubborn makeup. Yung cream, yung lipstick, natatanggal niya lahat. Hindi ako sure if sa mascara, yung waterproof mascara at eyeliner, kung natatanggal niya. So, base naman sa ibang review, promising naman yung result niya. First, naging hesitant ako gumamit ng deep cleansing oil kasi nga, ayaw natin na nag-greasy yung mukha natin. Itong Bioré makeup remover, itong Bioré na deep cleansing oil, it has a light formula. So, hindi mo siya ma-feel na naglalagay ka ng oil sa mukha mo. Tsaka yung kulay niya is lavender. So, ang cute niya, diba? Tapos, pump siya. Tapos, may cover. So, hindi ka mag-wear if mas-spill mo siya or masispill mo yung pag matumba. So, very secure. So, yung ibang tao na ayaw nila yung malakas yung amoy, eto naman siya, mild lang. Wala. Yung amoy niya, mild lang. So, parang may fruity flavor siya. Fruity smell siya. So, okay lang. Hindi strong yung amoy niya. Pagkatapos kong nilagay sa mukha to, ni-rinse ko ng water. Tapos na naglalagay na ako ng water-based na cleanser. So, sa next video ko naman ipapakita yung ano yung favorite na brand ko na water-based cleanser. Paano siya gamitin? Naglalagay ako dito sa kamay ko. Tapos, minamassage ko sa mukha ko dito. Dito sa noo. Tapos dito sa ito, ganyan. Tapos, nilalagyan ko din dito sa okay. Kasi nga, kung ano yung nilalagay sa mukha mo, nilalagay mo din sa neck mo. Parang nabasa ko yun somewhere. Tapos, nirense ko ng water. Tapos, susunod na yung water-based cleanser mo. It is fine. Tapos, overall, recommended ko tong product na to. At first, naging skeptical ako gumamit kasi nga, additional na naman siya sa skincare routine natin. Pag nag-foam cleanser kasi tayo, again and again, nagiging dry yung mukha natin. Pag gumamit tayo nito, hindi naman siya magiging greasy after, pero hindi siya magiging dry pagkatapos gumamit mo ng foam cleanser. Talagang maging hindi siya dry. So, after mo itong gamitin, tapos nagpo-foam cleanser ka, hindi magiging dry yung face nyo. Hindi mo naman siya everyday gagamitin. Hindi ka naman everyday mag-deep cleansing oil. Yung araw lang na nag-makeup ka, tapos ito gagamit mo sa gabi para matatanggal tayo yung mga stubborn makeup. Tsaka, na yung mga dumi na hindi nakukuha ng foam cleanser. So, that's it for today, guys. Thank you for watching my review. Bye!